Aktor na posibleng pumalit at sumunod sa yapak ni Coco Martin, kilalanin at alamin ang kanyang reaksyon. Welcome to BusyGram.net. Huwag kalimutang i-like, i-share, i-follow at i-subscribe ang BusyGram.net para maging updated ka sa mga latest happenings. May mga shoutouts din tayo kaya tutok lang hanggang sa huli. Sa mundo ng showbiz ay hindi permanente ang kasikatan ng mga artista o ang mismong artista dahil darating ang oras na mawawala sa limelight ang hinahangaan at iniidolo mo ngayon. Subalit sa kabila nito ay may bagong sisibol na artista na sinasabi ng ilan ay pumapalit na bagong hahangaan ng tao sa mundo ng entertainment. Sobrang ikinatuwa ng rising star o actor na ito ang ikumpara siya sa sikat at in-demand actor ngayon na si Coco Martin. Sa isang interview na ginawa ng Philippine Entertainment Portal kay Cian de Guzman ay sobrang flattered umano siya na maikumpara kay Coco Martin noong nagsisimula pa lang bilang artista ang sikat na kapamilya actor. Si Cian de Guzman ay isa sa bida ng pelikulang Taya ng Viva Films na kasama ang aktres na si AJ Raval. Matatandaan na nitong January ngayong taon ay ipinakilala si Cian de Guzman bilang lead actor ng Anak ng Macho Dancer. Mula sa pelikulang iyon ay nakita ng husto ng mga executive ng Viva Films ang acting ability niya sa Taya. Kaya usap-usap ang i-build up siya bilang another Coco Martin in the making. Kilala nga ang kapamilya actor na si Coco Martin na nagsimula din sa mga ganitong klaseng pelikula lalo na sa indie films. Ilan sa mga indie films na pinagbidahan ni Coco Martin ay ang Service kung saan daring ang mga eksena kasama si Mercedes Cabral, ang Masahista noong 2005 at ang Daybreak noong 2008. Nang malaman ni Cian de Guzman na ikinukumpara siya sa magaling na aktor na si Coco Martin at ibibuild up umano siya ay ikinatuwa niya ito subalit nagpakumbaba ang reaksyon niya tungkol sa balitang narinig. Pero gusto ni Cian ay mas gusto umano niya ang mabuild up sa kanyang pangalan. Nais daw niya makagawa ng sariling pangalan sa showbiz. Sa kanyang pahayag ay kanyang sinabi na, "Ang comment ko dyan, sobrang masaya ako na parang binibuild up na parang Coco Martin. But for me, si Coco Martin, sobrang galing na aktor. Idol ko nga po yan. But para sa akin, mas gusto ko mabuild up sa sarili kong pangalan, sarili kong atake kumbaga pagdating sa pag-arte. Parang ganoon po yung nakikita ko sa sarili ko. Ayokong makita ko ng tao na, uy ano ito, another ganyan-ganyan. Pero magaling po si Sir Coco, kaya saludo rin po ako sa aktor na yan. Hindi naman sa parang pagmamayabang, parang sa humble side lang po tayo. Bilang pangunahing aktor ng Anak ng Macho Dancer. Pero bidang-bida siya sa Taya dahil nakasentro sa karakter niya ang kwento ng pelikula. Sulit na sulit ang matagal na paghihintay ni Cian sa tamang panahon dahil acting piece ang role sa Taya na ipinagkatiwala sa kanya ng naging dahilan para ikumpara siya kay Coco Martin noong baguhan pa ito sa movie industry. Si Coco Martin naman ay kasalukuyang itinuturing na primetime king sa bansa dahil sa long-running kapamilya seri na Ang Probinsyano na kung saan ay mag-aanim na taon ng nagpapalabas sa telebisyon. Mula nang may franchise ang ABS-CBN hanggang mag-migrate sa digital platforms ay buhay na buhay pa rin si Cardo Dalisay. Nakakatuwa ng maraming mga artista na nga ang nabigyan ng trabaho ng nasabing serye. Shoutout tayo kina Babaeng Negrense, kay Lucy Mercado at kay Christine Estacion. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang BusyGram.net para sa mga latest happenings.